Muli po ay tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral dito po sa Unveiling Biblical Repentance. At natapos na po natin yung first point, the faulty ideas about repentance, mga maling idea, kahulugan na ikinapit dito sa salitang repentance. At nakita natin na yung mga faulty ideas na yon ay hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, bagamat yung iba, ang sabi nila ang repentance daw ay being made sorry for your sin. Yung iba naman, ang repentance daw ay reformation. At yung pinaka most popular na ating diniscuss doon sa unang puntos natin na faulty ideas, na ang repentance daw ay turning from sin, which nakita natin ay hindi po yon pumasa sa standard sa katuruan talaga ng banal na kasulatan, sapagkat natunghayan natin na yung pagtalikod sa kasalanan ay works, ang sabi sa Jonah chapter 3 verse number 10. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy po dito sa ating online Bible class po, ay tayo po ay nasa pangalawang puntos na po. Second points po, facts about repentance. Dito po ay ating matutunghayan ang mga katotohanan na binabanggit po sa Biblia patungkol po sa repentance. Paano ba natin i-define ang repentance? Sapagkat sabi po sa Biblia po, dito po sa 1 Peter, okay, ay meron pong mahigpit po na warning po ang Biblia patungkol po sa mga tao na mag-i-interpret po ng kanyang salita. Sabi po sa 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 20, sabi diyan, knowing this verse, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So ang Biblia po ay hindi po natin iinterpretahin ayon sa ating sariling galing, sa ating karunungan, sa ating unawa, sapagkat yan ay lilitaw na private interpretation. Kundi titingnan natin ano-ano yung mga rules o mga batas, paano ba ini-interpret ang isang salita. Ano po? At dito po ay matutunghayan po natin dito yung mga katotohanan patungkol sa repentance. Ang unang-unang rules po na ating pong tutunghayan dito po, ito pong the biblical law of first mention. O itinatawag natin sa hermeneutics na the law of first mention. So yan po yung unang-una natin gagamitin na paraan kung paano po natin malalaman ang kahulugan ng salitang repentance po sa Biblia. Ano po? The biblical law of first mention. One of the most remarkable evidences of biblical unity is the internal consistency. And nowhere in this internal evidence more strikingly evident than in a phenomenon which students of the Bible refers to as the law of first mention, which simply means that the very first time any important word is mentioned in the Bible, especially po sa book of Genesis, yung kauna-unahang salita po, yung first words po, yung po unang salita po na lumitaw po sa Biblia, okay, scripture gives that word its most complete and accurate meaning to not only serve as a key in understanding the world's biblical concept, but to also provide a foundation for its fuller development in later parts of the Bible. Makikita po natin kapag ka po yung unang salita po ay lumitaw, especially po sa book of Genesis, yung unang salita po, o saan mang unang salita sa lumitaw, yung impression po nung salita na yon, pag tinignan po natin, ay yun po yung magbibigay ng liwanag sa mga susunod din po na every time nalilitaw yung ganun din po salita all throughout hanggang sa katapusan po na lumitaw yung salitang yon. At consistent po ang Bible pagdating po sa bagay na yan. Kaya napakaganda po na ito po yung unang-una po natin gagamiting paraan sa paano po natin malalaman yung salitang repentance po sa Bible. The law or the biblical law of first mention. Okay. The first mention po ng salitang repentance po o repent po sa Bible ay sa Genesis chapter 6 po. Ano po? Ito po yung kauna-unahan pong lumitaw po yung salitang repented. Okay?
Genesis chapter 6. Kaya prior to Genesis chapter 6, chapter 5, chapter 4, chapter 3, chapter 2, chapter 1, wala po kayong mababasa tungkol sa repentance, or repent, or repentance, or repented. Ito po yung kauna-unahan pong lumitaw sa Bible, kaya po, yan po yung una nating a-apply na paraan ng system po ng ating pag-aaral. The biblical law of first mention. Dito po sa Genesis chapter 6, verse 5 to 7. At ang nakalulungkot, nung kauna-unahang lumitaw po yung salitang repent o repented po sa Bible, hindi po ito nakakapit sa tao, kundi ito po ay nakakonect sa Diyos. Sana nag-iisip po kayo ng bagay na yon. Hindi po sa tao ito unang ikinapit, yung salitang repentance po eh, yung repent po eh. Ikinapit po, unang-una po, ikonect po ito sa Diyos. Ang sabi po sa Genesis chapter 6, verse number 6, ano po? Okay, verse 5, mas maganda, itaas po natin. Verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita ng Diyos yung kanyang nilalang na napaka-wicked na, okay, ng kasamaan ng tao, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And, ito po, ito na po, watch po. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. No, nakita ng Diyos. Sabi diyan, nag-repented po siya. Sabi po ng Bible, ha? Okay, ang Bible po yung binabasa po natin. Okay? And the Lord said, I will destroy man. Nilalang niya yung tao, pero this time, sabi niya, I will destroy man. Wawasakin kong tao. Okay? Okay, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing that the powers of the air, for, I want you to know this, for it repented me that I have made them. So makikita natin dito na ang Diyos po ay nilalang niya ang tao, at dumating yung time na nakita niya yung kasamaan at kalikuan ng tao, it repented me that I have made them. Ano po ang ibig sabihin po dito? Dahil ito po yung kauna-unahan pong lumitaw po yung salitang repent po sa Bible, patungkol po sa Diyos, ang sabi po dyan, and it repented me that I have made them. Ang ibig sabihin, nung nilalang ng Diyos ang tao, at nung nakita niya yung kasamaan ng tao, at ang sabi niya, and it repented me, it means ang Diyos ay nag-change of mind. He changed his mind about the people, about doon sa mga tao na kanyang nilalang. Sabi niya, and it repented me that I have made them. Now, consistent po ba ang Bible tungkol doon sa change of mind? Tingnan po natin. Dito po sa Jonah chapter 3, verse number 4, ipapakita ko po sa inyo na every time po na sa Diyos po, okay, yung repentance, yung repent po ay kumakapit po sa Diyos, ikinukonect po sa Diyos, it always mean a change of mind, a change of dealing doon sa, yung kanyang sinabi ay nagbago ang Diyos doon po sa bagay na kanyang gagawin. Papakita ko po sa inyo. Dito po sa Jonah chapter 3, verse number 4, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Sa loob ng 40 araw, after po nun, ay ang Nineveh po ay wawasakin ng Diyos. Okay? Now, saan galing po doon na yung preaching po ni Jonah na yet 40 days and Nineveh shall be overthrown? Saan po galing po yun? Salitang yun. Yung mensahe po ni Jonah. Sabi sa verse 3 ng Jonah chapter 3, and Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. So yung pong sinabi po ni Jonah sa verse number 4, nawawasakin niya ng Diyos ang Nineveh, ay galing po mismo sa Diyos. So ang Diyos po, ang nagsabi kay Jonah na sabihin mo ito, na ang Nineveh, yet 40 days, I will destroy Nineveh. Yan po ang gagawin ng Diyos. He's going to destroy Nineveh. Kanyang i-destroy ang lungsod o lugar ng Nineveh. Okay, now, verse 8 and 9, ito po ngayon ang nangyari po eh. But let man, ito po yung pinaka mababa hanggang pinakamataas, nakarating po sa kanila yung mensahe na galing sa Diyos, nawawasakin po yung Nineveh, at yung hari po ay nagsalita po, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God,
Yeah, let them turn everyone from his evil way and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish not? So, ang ginawa ng mga tao po, sila po ay nag-fasting, tumalikod sa kanilang kasalanan. Sila po ay makikita po natin. And then sa verse 10, and God saw their works. Malaga po yun. Ano yung nakita ng Diyos na kanilang ginawa? That they turn from their evil way. At nung nakita ng Diyos yung kanilang ginawa, mga ginawa, na sila'y tumalikod sa kanilang mga evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do. Ano ba yung gagawin ng Diyos? Wawasakin niya yung Ninive. Pero nung nakita po niya yung kanilang mga ginawa, and he did it not. Ibig sabihin po, ang repentance po is a change of mind. Maliwanag po yan. Hindi niya po ginawa yung kanyang gagawin na sinabi niya, bawasakin niya, hindi niya na po ginawa. Ang sabi niya ng Bible, God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Now, if repent means to turn from sin, we have a problem. Kung ang repentance sa'yo ay turning from sin, may problema ka, because we have God turning from sin. Dahil nag-repent po siya. Sa Jonah, sa Genesis chapter 6, yung the law of first mention, makikita po natin, consistent po yan mamaya po. And that is certainly inconsistent with Bible teaching. God is sinless and he has no sin to turn from. But if repentance means a change of mind, then it is consistent. You have God changing his mind about some things. Pagpakita ko pa po sa inyo po, consistent po ang Bible. Dito po sa Exodus. Sa Exodus chapter 32 po, ay makikita po natin po yung pangyayari po dito po, na ang Diyos po ay nagalit po sa nation Israel. Babasahin ko po sa inyo pong si screen po, sa verse 9 and 10. And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Matigas talaga yung ulo ng Israel. Okay? Now therefore, let me alone, that may wax hot against them, that I may consume them, and I will make of thee a great nation. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, tawagin ko sandali, and I'm going to consume these people. Guguna, tutunawin niya, ikukonsume niya, susunugin niya itong mga taong ito. Wawasakin niya itong nation Israel. Pero alam po niyo, may ginawa po si Moses. Verse 11. And Moses besought the Lord, makiusap po siya, na pumagit na po siya. Pero alam po natin, maliwanag po sa verse 9 and 10, na sabi ng Diyos, and that I may consume them. Yun ang gagawin ng Diyos. Iti-destroy niya yung mga tao na ito. Iko-consume niya. Susunugin niya. Wawasakin niya itong mga tao na ito. Pero si Moses na pumagitna. And Moses besought the Lord his God and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Remember Abraham, Isaac, and all Israel, thy servant, to whom thou swearest by thine own self, and says unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken, all of all will I give unto your seed. They shall inherit it forever. So sabi ni Moses, Panginoon, hindi ba meron kang pinangako kay Abraham, kay Isaac, sa iyong mga servants? Okay? So, nakiusap si Moses sa Diyos. Tingnan po ninyo ang nangyari po sa verse 14. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Hindi niya na po ginawa na ikukonsume niya sana yung people Israel. Pero dahil po sa pumagit na po si Moses, yung kanya pong galit po, nawawasakin po niya, ay nawala, and he changed his mind. Nagbago po gagawin ang Diyos na instead na ikukonsume niya, sabi diyan, hindi niya na po ginawa. So, repentance in the Bible, consistent po yan. Dahil dun sa first law of mention, the law of first mention, nakita po natin, it's a change of mind. Okay? Another verse po. Jeremiah chapter 18, verse number 7. And what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up and to pull down and to destroy it. Sabi ng Panginoon, kapag kayong bansang iyon
ay sinabihan niyang kanyang ipa-pluck up, pull down, and destroy. Kapag sinabi niya ito ay kanyang bubunutin, i-destroy. Pero sabi sa verse 8, but if that nation, yung kanyang sinabihan na to pluck up, to pull down, and to destroy, but if that nation against whom I have pronounced, turn from their evil, turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Ulitin ko po, pansinin po niyo yung salitang repentance. Hindi po ko makahapit doon sa mga tumalikod sa kasalanan. Ikinapit po yung repentance sa Diyos na nagbago ng kanyang dilim, ng kanyang gagawin doon sa nation na yun. Okay? Pansinin po niyan. Okay? Maingat po ang Bible po diyan. Nakita po natin ang pagkakasulat po. Hindi po nakakapit yung repentance doon sa tumalikod sa mga kasalanan, kundi nakakapit po sa Diyos. At mapapansin po natin, nung sinabi ng Diyos sa verse 7, na kanyang i-destroy yung nation na yun, pero kapag yung nation na yun na kanyang na planong i-destroy, na kanyang gagawin at wawasakin, ay tumalikod sa kanyang kasalanan, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Verse 9, and at what instant I shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to build and to plant it. Sa kabilang side, sa negative side, kapag yung bansa na yon ay sinabihan ng Diyos, nawawasakin niya, pero tumalikod sa kasalanan, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Dito sa kabilang bansa, positive side naman, yung bansa naman na sinabihan ng Diyos na kanyang i-build up at ipa-plant niya, i-bless, itatayo niya, itatatag niya. Pero sabi niya, yung bansa niya yun, it do evil in my sight. Yung bansa na yun, na sinabihan niya, you're gonna build it and to plant it. Sabi niya, if it do evil in my sight that it obey not my voice, then, watch this, I will repent of the good wherewith I said I would benefit them. Then, ang Diyos ay mag-change ng kanyang dealing instead na kanyang i-build, ipa-plant. Hindi niya nagagawin. So, makikita po natin, consistent po ang the law of first mention mula sa Genesis 6:6, at makikita po natin consistent po ang Bible na every time na ito po ay makikita natin na ang Diyos ay nag-repent, it means a change of mind. Now, pansinin po ninyo. Diyan po sa verse 8, sabi ng Diyos, I will repent of the evil. Sabi po sa verse 10, I will repent of the good. Kung ang repentance sa iyo, kaibigan, ay turning from sin, paki-explain mo nga sa akin, anong ibig sabihin ng Diyos na I will repent of the good? I will repent of the good. Okay? Kung ang Diyos, He is going to repent of the evil, and then sabi niya, I will repent of the good. Kaya makikita po natin, mga minamahal, talagang consistent po ang Bible na it means a change of mind. Mga minamahal, a change of mind. Now, okay, dito po sa Exodus, chapter 13, verse 17 to 18. Baka sabihin mo naman, kaibigan, o kaibigan pastor, sabihin mo, yung mga talata naman na sinasabi mo na salitang repent ay palaging nakakonect sa Diyos. Pero pagka ikaw ay nakakonect sa tao, ano naman ang ibig sabihin? Ibang ibig sabihin ba pagka ang salitang repent po sa Bible ay kunonect sa tao? Ibig sabihin, ibang kahulugan. Dahil pag ang Diyos, change of mind. Tapos sasabihin mo, pagdating sa tao, iba ang kahulugan. Now, tingnan natin. Yung salitang repent, ikinapit po sa mga tao. Okay? Dito po sa Exodus. Tingnan po natin sa ating pong screen. Verse 17 to 18. Basahin po natin. And came to pass, when Pharaoh had let the people go, God led them not through the way of the land of the Philistines. Nung hinayaan na ni King Pharaoh ang Israel na umalis sa Egypt, which yun po ang kalooban ng Diyos. Yun po ang gusto ng Panginoon, kaya nga tinawag niya si Moses para pangunahan ng Israel at ialis dyan sa Ehipto. At nung sila ay umalis na sa Egypt, ang ginawa ng Diyos, God led them not through the way of the land of the Philistines. Hindi niya po pinadaan ang Israel doon sa lupain ng mga Philistines. Bakit kaya? Ito po. Although, that was near. Yun po ang pinakamalapit na daan patungo doon sa kanilang patutunguhan. Yung daan po ng daan po sa Philistines. Bakit po hindi po sila pinadaan ng Diyos doon? Ito po ang dahilan. For God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt
But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt. Now, makinig po kayo. God wanted them to come out of Egypt and stay out in Egypt. In this case, God did not want the people to repent. Dito po sa verse 17 and 18, ang Diyos, kaya niya hindi dinaan sa Philistine because ang Diyos, ayaw niya sila, ang mga tao ay mag-repent. Bakit? Kasi pag nag-repent sila, ibig sabihin, mag-change sila ng mind, they're going to return to Egypt. Okay? He didn't lead them through the way of the Philistines' land because they might have repented of something God wanted them to do. If you can repent of a good thing as well as bad thing, then repentance must be a change of mind, a turning in general. Okay? So makikita po natin a change of mind. Kaya ang ginawa ng Diyos para hindi magbago ng kaisipan ang mga tao, ang Israel, dinaan niya po sa Red Sea, hindi po sa Philistine. Dahil pag sa Philistine, baka sila po ay mag-repent, ang sabi doon. Kaya ayaw ng Diyos, okay, na sila ay mag-repent pagdating doon sa bagay na yon. So kapag ang repentance mo ay turning from sins, may problema ka dito sa verse na to, kaibigan. So yan po, kumapi po yung salitang repent po sa mga tao. Ano po? So, the biblical law of first mention, nakita po natin na a change of mind. Yan po ang kahulugan po ng repentance po sa Bible. A change of mind. Pangalawa po, the biblical law of comparing scripture with scripture. Paano po natin pa po i-define ang repentance o paano pa po natin makikita ang kahulugan ng repentance sa Biblia? Nakita po natin sa biblical law of first mention, change of mind. Pangalawa po, the biblical law of comparing scripture with scripture. Ikukumpara po natin ito pong dalawang talata po na nabanggit po sa 1 Kings chapter 8 verse 47 at 2 Chronicles chapter 6 verse 37. Ito pong 1 Kings chapter 8 verse 47 ay pareho din pong event at pangyayari po at pagkasabi po dito po sa 2 Chronicles chapter 6 verse 37. Pareho po 'yan. Basahin ko po yung verse 47. Yea, if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives and repent and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives, saying, we have sinned and have done purposely, we have committed wickedness. Yan po ang 1 Kings chapter 8 verse 47. Nung ito po ay inulit po sa 2 Chronicles chapter 6 verse 37, pasin po nyo, the same po ito. Yet, if they bethink themselves in the land whither they are carried captive, and turn, ang ginamit po doon po sa 1 Kings 8:47 ay repent. Whereas sa 2 Chronicles chapter 6, nung inulit po ito, itong statement na po ito, ang ginamit po, and turn and pray unto thee in the land of their captivity, saying, we have sinned, we have done amiss, and have done wickedly. So makikita po natin, based by comparing scripture with scripture, yung 1 Kings 8:47, yung pagkagamit po, repent. Ang pagkagamit po sa 2 Chronicles 6:37, turn from this comparing scripture with this scripture. Makikita po natin na ang kahulugan po dito po ay to turn based on comparing scripture with scripture. Not only a change of mind, to turn. Okay? Pangatlo pong paraan po para maunawaan po natin ano ba ang ibig sabihin ng repentance po. Not only a change of mind, not only to turn. Pangatlo po, okay, pasinip po natin po, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Okay? Repentance is toward God. Okay? Ang sabi diyan. Certainly, to repent toward God involves turning from something. You cannot face north without turning your back to the south. So talagang maliwanag po talaga na ang repentance po, the biblical law of first mention, a change of mind, the biblical law of comparing scripture with scripture, to turn, and then number three, the biblical law of parallelism. Gamitin po natin itong parallel. Ipaparallel po natin yung dalawang talata at makikita po natin doon kung ano yung ibig sabihin ng repentance. Ano po? Dito po sa Luke, ano po?
chapter 16, verse number 30, at verse 31, ay nagre-request po yung rich man doon sa hell. Okay? At kinakausap po si Abraham. Sabi niya po, and he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Pinababalik niya si Lazarus doon sa kanyang lugar. Sabi niya, kung merong sigurong mabuhay sa mga patay, eh mabuhay sa mga patay, ay sila ay mag-repent. Pero sagot ni Abraham, verse 31, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophet, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Sabi ni Moses, sabi ni Abraham, kahit na may bumangon pa sa patay, hindi rin sila mape-persuaded. Ibig sabihin, hindi rin sila magre-repent. Okay? They will not repent. So makikita natin dito by the law of parallelism, yung repent dito ay define as persuaded. Maliwanag po yan. Okay? Repent, persuaded. So, persuaded, a change of mind. Makikita natin sa biblical law of first mention, consistent from Bible. And then by biblical law of comparing scripture with scripture, to turn. And then the biblical law of parallelism, persuaded. Okay? So yan po yung tamang paraan po kung paano po natin malalaman ano bang ibig sabihin ng repentance po sa Biblia. Now, the Berean Paul, a ministry of biblical discernment, ay meron po silang sinabi, sabi mo dyan, to repent means to change one's mind. Where do you or anyone get the idea that it means to turn away from sin? I realize that a lot of Bible experts teach that repentance means turning away. But shouldn't Christians go to the Bible themselves and not rely on what the experts tell them? I'm not interested in modern-day translations of words. I believe that repent has been redefined over the last 2,000 years because changing your mind and believing the gospel is all that is necessary for salvation. Turning away from sin is a work and adds works and add work to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So makikita po natin. Here is an excellent and needful writing by Dr. Mark G. Canbron. Meron po siyang maganda po on the subject of repentance. Okay? Sabi niya, many teach repentance for salvation incorrectly by including some form of human effort or righteousness, such as willingness to turn from sin or turning from sin. This is heresy and has confused many people. It adds works to salvation and causes many to not understanding God's great gift. It is probation, not salvation. It is completely unscriptural. It is Galatianism and a counterfeit of the gospel. It is a tragedy that many Christians live shallow Christian lives. The Carbon Institute is the Cambron, I'm sorry po, Institute is dedicated to the task of training Christian men and women in the importance of total dedication and making Jesus the Lord of their lives, not to be saved, but because they are saved. Sa pagpapatuloy po ni Cambron, shallow Christianity cannot be cured by adding works to salvation. Salvation is not the result of what we do, but is by receiving what God has done for us. Amen for that. Sabi po ni Pastor Bob Gray, senior po, ng Longview Baptist Temple. Okay? Ang ganda po ng kanyang pagkakasabi po dito po about repentance. Repentance means to change your mind. Change your mind. Change your mind about how you want to get to heaven, to what God says you've got to do to get to heaven. If you've got to repent of all your sins, you're still headed for hell tonight. Okay, yan po ang kanyang sermon, okay? MP3 sermon, why you should be a part of a growing church. Yan po yung title po ng kanyang mensahe po about repentance po. Okay. Si Dr. Jack Hiles correctly and biblically states concerning repentance. Sabi ni Dr. Jack Hiles,
Repentance is not some little silly I'm sorry. Repentance is not simply a fear of God. Repentance is not a monk fasting and afflicting his body in a monastery. Repentance is not remorse because of sin's consequences. Repentance is not penance performed before the Pope as you kiss his toe. Repentance is not being sorry for what I've done wrong. It is not confessing one sin to a priest. It is not just conviction of sin. It is not the signing of a pledge of abstinence. Repentance is not the thing when you come before God and see yourself as you are, as see Him as He is, and say with Isaiah, "Who is me? For I am unclean." Yan po ang kanya pong sermon po, "The Goodness of God Leadeth Thee to Repentance." So, the biblical law of first mention, nakita po natin, a change of mind. By biblical law of comparing scripture with scripture, nakita po natin, to turn. And then, the biblical law of parallelism, nakita po natin, persuaded. Okay? Number four po, the biblical law of right division. Tingnan po natin po sa biblical law of right division. Mayroong right division po ang Bible po. Meron pong dispensation po. Okay? Ang ating pong text po na makikita po, 2 Timothy chapter 2. Tingnan po natin naman sa right division po itong repentance. Ano po ang ating pong makikita po dyan? Ano po? Sabi po sa 2 Timothy, samahan po ninyo, kung buksan po ninyo ang inyong mga Biblia, dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse number 15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So ang Bible po, meron po siyang division. Meron po siyang tinatawag po na dispensation. Ang Diyos po ay may mga dispense po sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang mga panahon at mga tao, at yung pong kanyang mga dispense na mga instructions at mga salita, ito po ay naka-address po to a specific person. Bakit ko po nasabi po yan? 1 Corinthians chapter 10. Samahan niyo po kung muli po, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia po. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 32. 1 Corinthians 10:32, "Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God." So sa Biblia po, meron pong three class of people. Meron pong tatlong classification po ng grupo ng tao. Mga Hudyo, mga Hintil, at mga Church of God o Church of God. So, may mga talata po na uma-apply po para sa mga Hudyo, hindi po tumutukoy po o ma-address po sa atin po yon. Hindi po ma-address po sa mga Gentiles. Meron pong mga talata na specific po para sa body of Christ, hindi po para sa mga Hudyo po yon at hindi po sa mga Gentiles. So, makikita po natin dito po sa law of biblical law of right division, makikita po natin paano po natin i-apply ang repentance po dito po sa right division. Mahalaga po yun. Dahil pag hindi po natin nakita po ito pong biblical law of right division, mamemess up po tayo, kaya may confusion po sa ating mga pagtuturo eh. Dahil po hindi po natin alam, kapag lumilito po yung salitang repentance, kanino po ito naka-address. Mahalaga po yung bagay po na yan. Okay. Before Calvary and after Calvary. Okay. Ibig sabihin, yung before Calvary, bago po namatay ang ating Panginoon, at pagkatapos po, yung after Calvary, pagkatapos po namatay ang ating Panginoon, malaki po ang pagbabago po na yan. At kahit po kayo, a-agree po dyan, na malaki po ang pagbabago ng before Calvary at after Calvary, maging sa katuwag po ng repentance. Si John the Baptist po. Okay? Matthew chapter 3, verse number 2. Matthew chapter 3, samahan po ninyong buksan po ninyo sa Matthew chapter 3, verse number 2, "And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." Ang unang-unang katanungan po, yung salitang repentance po, yung repent po dito na mensahe po ni John the Baptist, para kanino po ito? Okay? At connected po yung kanyang pangangaral ng repentance sa kingdom po. Okay? Para saan po ba ang ministry po ni John the Baptist po? Okay? Meron po bang mababasa Biblia? Meron po. John chapter 1, verse 31. Tingnan po natin sa John chapter 1, verse 31. Para makita po natin, babalikan po natin yung Matthew chapter 3, verse number 2. Okay? Matthew chapter 3, verse number 2.
John chapter 1 verse 31. Maliwanag po, meron po bang mababasa po tayo na specific po na para saan po yung ministry po ni John the Baptist? Okay? Si John the Baptist po. Ano po? Ang sabi ni John the Baptist, "And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore, am I come baptizing with water." So ang ministry po ni John the Baptist po ay para po to manifest Christ. Kanino? To the nation Israel. Okay? So ang kanya pong, siya po ang magpipipre-prepare, maghahanda po ng way ng Panginoon, which is the Lord Jesus Christ. At ang kanya pong ministry po, ang sabi po dyan, to manifest Christ to Israel. Ang liwanag po niyan. So, kaya po, nung nangaral po si John the Baptist sa Matthew chapter 3 na, and saying, "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand," he is preaching to the people of Israel. Bakit po ang nation Israel po ay for 400 years of silence po na ang Panginoon po ay hindi po nakipag-communicate at the close po ng Malakay, wala pong communication ang Diyos sa Israel at nag-apostasy na po ang Israel, tumalikod na po talaga sila sa tamang katuruan ng kautusan ng Diyos, kaya sila po ay wala po talaga sa tamang kalooban ng Panginoon. At dito po si John the Baptist po, dahil siya po ang mag-prepare, maghahanda na nais po niyang ihanda, yan po ang kanyang misyon, ihanda ang nation Israel sa pagpasok po ni Kristo, para nang sa ganon, pag nagkaroon ng tinatawag na national repentance sa nation Israel, maitatayo po ang kingdom po. Kaya ang sabi niya po dyan, "And saying, repent ye," hindi po ikaw ang kausap po dito, hindi po para sa ito, "repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." Ito po ay para sa nation Israel. Matthew chapter 3, verse 11. Tinan niyo po sa verse 11. Ano po itong kanyang repentance po na teaching po ni John the Baptist po? Tinan po niyo, verse 11. "I indeed baptize you with water unto repentance." Yung kanyang teaching po ng repentance, kasama po yung baptism po eh. Sabi niya, "I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire." So yung kanya pong baptism po is unto repentance. Mark chapter 1 verse 4. Mark chapter 1 verse number 4. Tingnan po nyo. Liwanag po eh. Hindi po yan yung pong ating pong repentance eh. Okay? Mark chapter 1 verse number 4. "John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins." Ikaw ba naniniwala na kapag ka nagpabautismo ang isang tao, baptism unto repentance, yan po ang kapatawaran ng kanyang kasalanan? Yan po ba ang inyong stand, kaibigan? Pero yan po ang mababasa natin. "John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins." Kaya by biblical law of right division, makikita po natin na yung salitang repentance po ay meron pong division po sa Bible. Kanino po ito uma-apply? Yung teaching po ni John the Baptist na repent, hindi po ito para sa Church of God, kundi para sa nation Israel. The Lord Jesus Christ, how about the Lord Jesus Christ during His earthly ministry? Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kaibigan, ay before Calvary po ito, ha? Okay? Matthew chapter 3, okay? Ay makikita po natin, Matthew chapter 3, once again. I'm sorry po, yan po ay verse 17. Okay? Hindi po verse 2 po, verse 17. Dito po sa verse 17, "From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand." Parehong-pareho dun sa preaching po ni John the Baptist sa verse 2. Tinan po nyo, "And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." Bakit po? Kasi po si John the Baptist, siya po ang mag-prepare. Siya po ang unang messenger bago po dumating si Kristo, para ihanda po ang nation Israel, magkaroon po sila ng national repentance, at pagpasok po ni Jesus Christ, ay maitayo po ito pong kaherian na ipinangako po ng Panginoon mula pa kay David hanggang sa mga sumusunod po na mga generation po ng nation, ng mga lahi po ng Israel. Kaya po, sabi po ni Kristo, "From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand." Tinan niyo po sa verse 23. "And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom,
and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Pangalawang nais-tumpal sinipo ninyo, dito po sa preaching po ng repentance po ni John the Baptist at saka ni Jesus Christ, it's about the gospel of the kingdom. Ito po ay patungkol po sa pagtatayo ng literal kingdom ng ating Panginoon at siya po ay maghahari, literally, dito sa earth. Okay? Kaya yung repentance po dito, hindi po para po sa atin po ito, mga minamahal. Ano po? Mahalaga po yan. Okay? How about the 12 apostles? Nangaral din po sila ng repentance. Matthew chapter 6 and verse number 12. Matthew chapter 6, verse number 12. Dito po sa verse 12, okay, ay makikita po natin na ang mga Mark, I'm sorry po, Mark chapter 6, verse number 12. Mark chapter 6, verse number 12. Ay matutunghayan po natin dito po sa Mark chapter 6 and verse number 12 ay ang mga alagad ng ating Panginoon. And they went out and preached that men should repent. Repent po ah, ang nakalagay po dyan. Hindi po repent of your sins. Na dinagdag po ng New Living Translation at saka na makikita sa Mormon kaya sa Biblia po, repent ang pagkasabi. Huwag po tayo magdadagdag. Repent po ang nakalagay. Now, ito pong kanilang pangangaral na repent. Para kanino? Para kanino po ito? Okay? Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Balik po tayo sa Matthew. Sa Book of Matthew and this time sa Matthew chapter 10. Kanino po sila inuutusan ng ating Panginoon? Tingnan po niyo sa verse 5. Matthew chapter 10, verse number 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. The same kay John the Baptist, they are preaching repentance para doon sa kingdom, si Jesus Christ, sa earthly ministry po niya, at maging yung 12 apostles, at sila po ay pinagbabawalan sa verse 5 na pumunta sa mga hintil. Kundi sabi niya sa verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So mapapansin po ninyo before Calvary po, yung preaching po ng repentance po ng mga ni John the Baptist, ni Jesus Christ, at ng mga 12 apostles po, primarily po, ina-address po sa nation Israel sapagkat sila po ay nag-apostasize, lumalikod sa Panginoon. Kailangan po, condition po, bago po maitayo yung kaharian po ng Panginoon sa Jerusalem, sa nation Israel, kailangan po magkaroon po ng national repentance. Yung as a whole, hindi po individual, national repentance from the people, from the nation Israel, bago po, sapagkat ang sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Andiyan dyan na, dahil parating na yung hari, ipinipresent na po ni John the Baptist yung hari. But ang problema po, hindi po nila tinanggap ang Mesaya nila. Ang sabi sa John 1:11, he came unto his own, the nation is there, and his own receiving na. Nireject po nila at pinako po nila ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Now, dito po sa Acts period, Acts chapter 2, binigyan pa rin po ng pagkakataon ang nation Israel. Bagamat pinako po nila ang ating Panginoon sa Acts chapter 2, ay binigyan pa rin po sila ng pagkakataon ng chance ng Diyos. Okay? Acts chapter 2, verse number 38, ay makikita po natin. Okay? Acts chapter 2, verse 38, Peter said unto them, repent. See? Sino yung them na yun? Peter said unto them, sino ba yung them na yun na sinasabi niya? Repent and be baptized, everyone you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito ba yung plan of salvation mo? Kaibigang Baptist? Acts 2:38 ba ang yung plan of salvation? Na repent, baptism, for the remission of sin, and receive the Holy Ghost? Marireceive yung Holy Ghost by means of baptism? Marireceive yung remission of sin by means of repentance and baptism? Pero ang tanong ganito eh, sabi ni Peter, sabi ng verse 38, then Peter said unto them, sino ba yung them na yon? Tingnan po natin yung context. Tingnan po nyo sa Acts chapter 2, verse 14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, sino yung them na yon? Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem. Maliwanag, yung them na yon, yung ye men of Judea. Tingnan po sa verse 22.
ye men of Israel, hear these words. Ah, maliwanag po, ano po? Okay? Hindi po tayo nagkakamali po, ano po? Verse 36, therefore, let all the house of Israel know assuredly. So, ang kausap po ni Peter po dito, yung them po dito po ay nation Israel. Binigyan pa rin po sila ng pagkakataon po. Ano po? Okay? Na sila po ay mag-repent. Okay? Mag-turn, mag-change ng kanilang kaisipan patungkol doon sa ating Panginoon na tinanggihan nila. Okay? Dito, ang nakalulungkot po, Acts chapter 3. Kinukot po ito ng ibang mga Baptist, verse 19. Acts chapter 3, verse 19. Tingnan po nyo, buksan po natin. Acts chapter 3, verse 19. Repent ye. Sino naman itong i-repent ye? Therefore, and be converted. Ulitin ko po, mula po sa Acts chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 7 po, lahat po ng mga mensahe po na yan ay naka-address po sa nation Israel. Kailangan po makita po natin yung kahalagahan na yon. At pasinin pa po natin yung Acts 3:19. Acts chapter 3 verse 19. Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out. Kailan? Kailan po yung kanilang kasalanan ay ma-blotted out? When the time of refreshing shall come from the presence of the Lord and he shall send Jesus Christ which before was preached unto you whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Ito pong preaching po ni Peter po sa nation Israel na kailangan po silang mag-repent, ye therefore, and be converted that your sins may be blotted out. Kailan? When the times of refreshing shall come. Ang context po, verse 20, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Second coming po ang pinag-uusapan po dito. Dito po sa repentance na ito. Okay? Patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit po? Sa pagbabalik po ng ating Panginoon sa Jeremiah chapter 31. Ano po bang mangyayari po sa pagbabalik po sa second coming ng ating Panginoon? Jeremiah chapter 31. Jeremiah chapter 31. Okay? Makikita po natin dito po. Sa Jeremiah chapter 31. Verse 31 to 34. Meron po magaganap sa nation Israel. Verse 31, behold, the day come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write in their hearts and I will be their God and they shall be my people and they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother saying, know the Lord, for they shall all know me from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. Pasinin po niya, watch. For I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. At the second coming po ng Panginoon, mapupulpil po yung preaching po ni Peter po sa Acts 3:19 na mabablotted out, mapapatawad po yung kasalanan ng nation Israel dahil sa pagbabalik po ng ating Panginoon, magkakaroon po talaga ng talagang tunay na repentance as a whole sa nation Israel at sila po ay patatawarin ng ating Panginoon at mako-convert po sila sa ating Panginoon. Yan po yung repentance po yan. Now, pagdating po ni Apostle Paul, ito po yung mga talata po na nabanggit po yung repentance. 2 Corinthians 7, verse 8 to 10, marami po doon. Romans chapter 2, verse 4, and Romans 11, 20, and 2 Corinthians 7, 9 to 10, at 2 Timothy 2, 25. Ito po yung repentance po sa teaching po ni Paul. By biblical law of right division, makikita po natin, which is si Apostle Pablo po, he is the apostle to the Gentiles. Paulit-ulit po yan. Siya po ang apostol po natin sa ating panahon po ngayon. Siya po ang apostle to the body of Christ at ang kanya pong sinasabi po patungkol po sa repentance. Ito po yung repentance po sa ating panahon po ngayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 25. 2 Timothy chapter 2 verse 25 at later po sa ating pangatlong bahagi po ng ating pag-aaral
ay makikita po natin kung ano po ang ibig sabihin po ito. Pero ito po yung repentance po. In meekness, verse 25, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ito po yung most neglected verse po tungkol po sa repentance. At ito po yung napakahalaga po. Ito po yung connected po sa salvation po natin. Repentance to the acknowledging of the truth. So, yan po yung paraan po natin para maunawaan po natin yung repentance po sa Bible. The biblical law of right division. Okay? So, pansamantala po ay puputulin po natin po itong ating pag-aaral bago po tayo ay dumako po sa ikatlong puntos po na faith and repentance. I hope nakita po natin dito sa second puntos po natin na the facts of repentance. At nakita po natin, gumamit po tayo ng mga pamamaraan biblically kung paano po natin maunawaan ang repentance by the law of first mention, by comparing scripture with scripture, the law of parallelism, and by using right division. Nakita po natin at maunawaan po natin ano ba ang katuruan ng Biblia patungkol po sa repentance. Maraming maraming salamat po sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. God bless you all.